Hello po mga katek, for today's video, itetest po natin ang Nokia 215 4G sa D2 SIM. Okay, so nabili ko po pala ito sa Shopee ng 1,790 at ililink ko po sa baba yung nabilhan ko po. So, keypad phone po ito at from Nokia. Yan, so specs po muna tayo. Ang specs po nito, meron po siyang HD call over 4G networks. Yan, voice over LTE ready. And then, meron din po siyang internet, browser, and then 2.4 inch QVGA display. At meron din po siyang wireless FM radio. At meron din po siyang extra na games, English na Oxford app, and then Facebook, MP3 player, then Bluetooth 5.0. Yan, then microSD card supports up to 32 gig na data. Okay, ayan, then torch or flashlight, ayan. So ito po ang kanyang box. So unbox po natin. Ayan. So ito yung phone. Ayan, so keypad siya guys. Okay, so meron po siyang charger. Ayan. And then, meron din po siyang headset with mic na headset. Ayan. Ayan. Battery and then kit guide. So, ang battery naman po niya ay 1,150 mAh. Ayan po. Okay. So, ito na yung phone. Check natin yung nasa loob po. Okay. Ayan. So, dual SIM po siya guys. Ayan. Pwede po SIM 1, SIM 2. Okay? And then dito naman po yung SD card. So ngayon, i-insert po natin ang D2 SIM natin. At ang paglagay ng SIM ay ganyan lang po. Okay? So nalagay na natin yung ating D2 SIM. Now, lagay naman po natin yung battery. Ganyan lang po. Alright, so close natin ulit. Okay, so ayan, keypad. So turn on po natin. Long press lang po yung ating power button. Ayan. Okay, so ayan po mga katek, detected na po ating D2 SIM na ating in-insert. At ito po ay meron na po siyang voice over LTE na icon dito sa ibabaw. Ayan po, voice over LTE and then 4G na po yung kanyang signal na nakukuha. Now, mag-check po tayo sa kanyang internet at ang kanyang text at call. So, meron po tayong mga phones dito na naka-ready para po sa pag-test. Yan. So, itong mga phone na ito ay ang Redmi Note 9 at ang iPhone 12. So, meron na po silang voice over LTE. At meron din tayo ditong hindi supported, ang Oppo, na wala pong voice over LTE. So, yan ang ating iti-test. So, before po tayo mag-test sa call and text, i-check po muna natin yung internet. At dito meron po siyang browser. Ayan. I think Opera Mini po ito. At meron din siyang Facebook na app. Ayan po. Now, meron pong settings dito para po gumana yung internet. Dito sa kanyang connectivity and then access point. Dito po, nag-add na po ako kanina ng kanyang access point. Ang pag-add lang po ay click lang po kayo ng add new access point. Ganyan, click nyo lang po yan. Pero sa ngayon, dahil meron na po tayo, click nyo lang po yung edit. Now dito, sa name, mag-input lang po kayo. Like for example, dito sa akin, dito yung nilagay ko. Dito na name. Again, yan, dito. So dito lang po ang nilagay ko dahil yung pag-type ay yung naka-auto po siya, hindi po siya ma-off. So, dito na lang po ang nilagay ko. Now, dito naman po sa, click mo lang OK. Then, next po sa name, ay add lang po kayo dito sa access point. Dito sa access point po, ang ilagay niya lang po ay internet.tito.ph. Ganito po. Okay? So, ayan na po siya. Now, click OK. Now, click save. Ayan. So, ganyan lang po ang pag-add ng access point para po makapag-internet dahil kapag hindi nyo po yan in-add, hindi po gagana yung dito internet. Okay, so sa ngayon po, dito sa internet browser, ganyan po ang kanyang
UI Opera. Yan po. So sample, mag-Google tayo. Mag-type tayo ng test or mag-speed test tayo, guys. Speed. Okay, ganyan. So click OK. At makikita nyo, connecting po siya, processing. Ganyan. So ayan. Nag-show na po yung speed test. Ganyan. Ganyan po ang kanyang UI, guys, sa internet. Try na lang po natin yung Facebook. Ayan. Facebook. Okay, so ganyan po ang UI ng Facebook, guys. Okay. So, okay na po siya. Meron na po siyang internet. Mas yan po ang importante. Kayo na po ang bahalang ma-explore sa ngayon kung anong gusto nyong i-search. Basta meron na po siyang browser at Facebook. Okay? Okay, so try tayong mag-send ng message at call dito sa ating Redmi Note 9 na meron po siyang GOMO at dito na SIM, itong phone na ito. Well, dito naman sa iPhone 12 ay smart. So, meron na po ang akong sinave. So, punta tayo sa contacts. So, ready na tayo. Ayan ang ating mga recipients. So, mag-text tayo ng test. Text. Alright, ayan. So, ready na po tayong mag-send. Sending. Ayan, send po. At wait natin yun. So, na-receive na natin sa dalawang phone. Ayan, dito sa Smart, at dito sa GOMO, at dito. So, check natin yung message. Ayan po, guys. Okay, so, andito na po, text, text. So, yung dalawa yung na-receive natin. At dito naman po sa iPhone 12, ayan, na-receive na po natin ang test text. Ayan. So, ngayon, taray naman po natin na mag-reply, guys. So, check natin kung ma-receive natin yung kanilang reply. So, dito, ang gagamitin natin pag-reply ay ang GOMO. Ayan, GOMO po ang ating pang-reply. So, test reply, GOMO. So, send natin. Wait natin na ma-receive dito sa ating... Ayan. Receive na natin dito sa ating K-pad na phone. Check natin. Ayan, reply, GOMO. Test reply GOMO. Alright, so working po siya na okay, and then try naman po natin na mag-send dun sa gamit ang dito sa ating Redmi Note 9. Test reply, reply dito. So send natin sa dito. Yan, send. So wait natin na ma-receive dito sa ating ano. Yan, so na-receive na po natin agad. Kung makikita nyo, test reply dito. Dito ang na-type ko, guys. Pero ganyan. Yan. So, yan. Ito yun. And then, ito. Try naman po natin dito sa Smart kung meron tayong load. Yan. Yan. So, nakareceive din po tayo. Test. Okay, so working fine po yung text. Now, sa call naman po tayo, guys. So, tatawagan natin first dito sa ating Redmi dito. Okay, call. Yan. Yan, so nakareceive na po tayo ng call sa ating Redmi Note 9. Ayan. So, answer natin, guys. Try lang. Yan. So, okay naman po siya, guys. Wala po siyang icon na ano, yung para sa call na video dahil wala po itong camera. Okay? So, yan. HD call po yan. Yan. So, yan, guys. So, okay po ang ating dito-to-dito sa Redmi Note 9. Try naman po natin ang GOMO. Dito sa tayo sa GOMO, then call. Okay. Yan, so na-receive na rin po natin. Try natin i-answer. Yan po, guys. So, yan po siya, guys. Working fine po yung call. So, baba na po natin. Yan.
Okay, so try naman po natin mag-call dito sa Redmi Note 9. Call tayo, ayan. Gamit natin ang GOMO first. Yan. Okay na po siya, guys. Answer ko lang. Alright, so working fine po siya. So take note po, okay po ito, basta naka voice over LTE na calls. Now dito naman po tayo sa ating smart. Yan, try po natin mag-call. Yan, okay po siya. Answer ko lang. Ganyan po siya, guys. Okay po. So, ano ko na lang po. So, ganyan. Okay po siya. Now, dito naman po, last na test natin ay sa hindi supported na Oppo. So, meron pong dito SIM na naka-insert dito sa ating Oppo. Try natin mag-text. Text. Ganyan. Send. Alright. So, hindi po ito supported ni dito. At, ayan, nakareceive po siya ng text. Pero, ang problema nito ay hindi po siya makakareceive ng call. Dahil, wala po siyang voice over LTE. Now, try po natin yan. Call. Yan. Wala pong nangyari, guys, dahil hindi po supported ang voice over LTE dito sa ating phone na ito. Ayan. So, yan yung problema, guys, kapag hindi po supported, hindi po siya gagana sa dito. Okay? Pero, kung ibang SIM po ito, okay naman po, wala pong problema. So, yung sa dito lang po talaga. So, yan po ang test natin, mga katek, dito sa Nokia 215 4G, gamit ang dito SIM. So, working fine po siya as long as voice over LTE yung i-contact nyo for call. At for text naman po, wala pong problema so far. At yun, meron din po siyang extra na pang internet. Basta mag-add lang po kayo ng APN. Ayan, meron po siyang browser. So sa gusto na K-pad at matagal malobat, then okay na okay po itong Nokia 215 4G. I think pwede rin po ang ibang K-pad phone as long as meron po silang voice over LTE ready at naka 4G. Okay? So, yan po mga katek. Sana meron po kayong natutunan sa ngayon. At salamat po.